invitation na patungkol po ito sa Kristiyanong paumuhay. Ano nga ba yung narapat ay kilos ng mga Kristiyano sa panahon ito? At kailangan po ang pamagat ay peace and comfort in times of troubles. Nangyari po na, matapos po yung tinatawag natin na enhance ay meron naman ngayon tinatawag na general community quarantine. Subalit, nandun pa rin ang pagkatakot ng mga tao na dahil nga po sa patuloy pa rin na meron namamatay na biktima ng COVID-19. Ito nga pong nakamakailan lamang po ay namatay din. Kung isang dito sa Palawan, sinasabi na maaring kinamatay niya ay COVID-19. Kaya nga po yung pagkatakot ay hindi na wawala sa mga tao dahil mag-isip niya na what if kung sila o isa sa mga membro sa kanyang pamilya. Kaya po walang masasabi natin ang kapayapaan sa kalooban ng tao. At akma-akma po ang pangusap na sinabi ng ating Panginoon sa Kristo dito sa John 16:33 na sinabi niya, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ang kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapigilan. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking binigay ang sanglibutan. Dito po sa paksayan ito, itong John 16, ay makikita po natin na mayroon itong diwa na makabasa natin sa Deuteronomy. Ito po yung parang sequence sa Deuteronomy 32, Deuteronomy chapter 2 verse 39 ay sinasabi doon na ating Panginoon Diyos si Yahweh, sabi na tingnan ninyo ngayon na ako sa makatuloy bagay ako nga at walang Diyos sa akin, ako'y tumapatuloy at ako'y bumubuhay, ako ay ang sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaniligtas sa aking kamay. Marahil iba hindi naintindihan, ito'y pagkilos din ng Diyos kahit yung mga mamatay. Ang iba ay marahil na isipila na ang Panginoong Diyos ay manggagamot. Hindi na makita na both sides ay iyon ang ating Panginoong Diyos. So sa prinsipyo na yan, ay dinala tayo dito sa chapter 16 ng John na kung saan ito po'y diskurso ng Panginoon sa Kristo na nagpapatuloy doon sa mga nauna niyang diskurso, pero ito po'y conclusion. Ito po'y conclusion na parang pamaalam na ito. Ito'y sermon na kasabi din sermon o pangaral sa kanya mga disipulo. At dito po ay narito yung parang nakasasakit yung mga salita sa pagkaalam na binibigay niya sa kanila ang patungkol sa mga troubles. Sinasabi sa kanila yung darating ng mga troubles na dapat nilang hintayin o asahan. Subalit narito rin yung mga mapanglunas ng mga panalta na nagbibigay sa kanila ng comfort. Ito yung kanyang ipinag-seservyo sa kanila para sila i-supportahan kapag dumating na yung mga troubles na ito. Pero kung mababasa niyo po yung chapter 16, hindi ko na pwede na sa inyo po, ay sa unahan po niyan, ay dandit ito yung ngakong ng Panginoon sa Kristo ang comforter sa beginning chapter verse 7 to 15 na walang iba kundi ang banal na spirito. At dandit po ay sinabi niya sa kanila pagdating ng 16 hanggang 22 na siya ay babalik sa kanila, bibisitahin niya ang sila. Pero yun po ay pag siya'y nabuhay na magulit, pag bumangon siya nila sa kanila. At isisecure niya na sa kanila ang isang kasagutan ng kapayapaan sa, dahil sa kanila po mga pangyayari. Na siya ay
ay babalik sa ano, sinasabi sa Pilipinas. Na ano man ang mga troubles na kanilang makatagpuan sa mundo nito, eh, by virtue of his victory, ay sila ay magkakaroon ng kapayapaan in him, kapayapaan sa kanya lang, sabi sa Diyos. Dito ay ang Panginoong Jesus ay inialok niya sa kanya mga pagkasunod ng kapayapaan. Siya ay gumawa ng isang paghandog na kung saan ay yung kapayapaan na ay parang parang ay hindi akma no? Doon sa pangyayari na dahil itong kung bibigay natin yung context na ito, ito po yung panahon na si Judas ay darating kasama ng mga tao upang aresto natin Panginoon sa Kristo. At alam ng Panginoon sa Kristo na siya ay aaresto ngayon, siya ay iwanan, siya ay i-reject, siya ay kukutsain, no? At nakakaranas siya ng humiliation and torture, pagkatapos ay siya papatayin sa susunod na araw. Eh, inisip natin, dapat yung mga disipulo magbigay ng comfort sa kanya, sila dapat mag-alis sa Panginoon. So, dahil sa naranasan na yun ng Panginoon, yet, ang Panginoon Jesus ay taglay niya ang kapayapaan, at yung kapayapaan yun ay sapat para magbigay niya sa ang sa inyo ito ay peace at saka yung tribulation ng kapighatian sinasabi at binigyan nga po ng Panginoon sa Kristo ng conclusion ang discourse nito ng panalita ng pag-asa at panalita ng reality pinangakuan niya ng kapayapaan at ang kapayapaan ito ay lumalampas, mahalo at lumalampas dun sa maaaring ibigay ng kapayapaan ng mundo. Kung kaya nga yung tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoon sa Kristo. Subalit, siya rin naman ay naghanda para sa kanyang disipulo na kanilang bakahin. Yung sinabi sa kanila na meron silang babakahin, meron silang i-endure. Yung alin po, yung puot na maaari nilang ako, hindi lang maaari, kundi daranasin nilang iyak sa sanlibutan. Yan ang sinasabi sa verses 18 hanggang 25. Pero sinabi ng ating Panginoon na napagtagumpayan niya ang mundo. Kaya yung pagtagumpay na ito sa mundo, eh ito yung mangyayari doon sa cross. Yan ang sinasabi sa atin sa Revelation 5. And verse 5 and 9. Hayaan niyo pong basahin ko ang talata na iyon. At ang sabi doon, ito po ay nakita sa future. At sinabi sa akin ang isang matatanda, huwag kang umiyak, narito ang leon sa angkan Juda, augat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng itong patak nito. At sila'y nangagaawit ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga patak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos na kinuko ang mga tao sa bawat angkan at wika ang kaya ng ito po yung pinapatungkol sa ating Panginoon sa Kristo, inaawitan ng mga matatanda doon sa kanyang sa harapan ng trono ng Panginoon sa Kristo. At ito po ay maipa-demonstrate sa kanyang muling pagkabuhay at sa kanyang muling pag-akyat doon sa Ama o saan siya nang galing. Kaya ang pinagpapatuuna sa atin bilang tayo kasama ng mga apostol ng mga mananampalataya ng Panginoon na huwag nating katakutan yung rejection na maaari natin o kinakaharap na natin yun. Sapagkat ito po ay pauna lamang o prelude doon sa buot ng mundo na ating kinakaharap o kakaharapin. Kaya nga po hindi akpa na kung tayo pala ay merong hindi magandang magiging kakaharapin sa mga sa sanlibutan, eh hindi naman akpa na tayo mismo ay merong kaguluhan, tayo mga kapatid ay hindi nagkakasundo. No? At tayo mga kapatid na wari bagang tayo magkakaaway. Kaya nga narapat na we should have at peace with our fellow believer. Dahil taglay natin ang gayon din Espiritu, mayroon tayong isang Espiritu na ipinangako sa atin, ang Espiritu ng Panginoon sa Kristo.
ang Espiritu ng Diyos. At yamang tatanggapin natin ang puot, no? Kung hindi man yung panaranasan ngayon, ang puot ng mundo, hindi nga narapat na tayo ay magkaroon ng ganong sabihin natin damdamin, negative na damdamin sa ating kapatid. Sometimes, hindi natin naiwasan, nagiging sarcastic tayo sa ating kapatid kapag meron tayong kaibahan sa kanyang iniisip. Halimbawa, yung ating opinion na iba sa opinion niya at yung kilos natin na iba sa kilos niya or yung inaasahan natin dapat ikilos ng ating kapatid ay hindi ayon doon sa gusto nating mangyari. Kaya nagkakaroon tayo ng ill feeling sa ating kapatid. At doon din sa hindi natin gusto, no? Mga bagay na hindi natin gusto, nainis tayo, ito yung panahon na sikapin natin na huwag magkaroon ng ganun pakiramdam, lalo na sa panahon ito. Meron tayong mas matinding kinakaharap. Ano po yun? Itong pag-ihatay na ito. Kaya ang mesay at mama na ito po yung mesay na ibigay sa atin na sa panahon ito ng kabalisahan at pag-ihatay, utos na ang mananampalataya lang makakagampan. Ito yung salita ng makagampan na marahil ito ay medyo sa iba ay encounter. Yung pong unang galing sa takbap na ganas pagkilos ang pangyayari. Sige, makasusunod sa saan ko matalig sabi, makasusunod, makapupupat. So, meron pong dalawang emosyon binabanggit ko ito, negative emotion, kapalitahan, at pangalwa, yung kapalitahan. Pero yung pong dalawang emotions, yung po ay manifestation lamang. Pinapakita lang ito, yung isang emotion, yung po isang emotion mo, takot, fear. Baka matindi natin sinasabi na ang takot ay sa kanyang sarili ay absolute. Meron po kasi yung takot na narapat eh. Mayroon takot na narapat at hindi naman din. Pero, mayroon po pagkakakot na dapat hihinto. Alin mo, it's your outcome. Patakot ka din sa mga kayong mag-iari. Alam niyo, may mga tao na dahil sa kanilang takot, ay gumagawa ng mga bagay na irasyonal. Lumalabas pa rin sila. Hindi po ganun magpagkatanod ang hindi ganun katatangan ang tuturo sa akin. Mayroon alis yung tako, pero yung tako, mayroon sense of responsibility at mayroon submission sa authorities. May sense of responsibility kahit na hindi ka nagpapakain, hindi ka nagpapakain mo kasi hindi ka nagpapakain mo mamakay, meron kang Diyos. Tama po yun. Meron tayong Panginoon Diyos kaya hindi tayo dapat. Pero hindi naman yung ako, diba? Pag-dedita ito, para kung yung Diyos, ito lang yung pinakarapan. Alam niyo, ito pong sinasabi sa atin, yung utos sa atin, yung gobyerno, na hindi sa bahay. Ito po ay tinatawag natin yung ikuwan. Hindi meron po tayo tinatawabasa na ganito. Ito po ay pagkasabihin yung saya kung saan ay pag dumating na yung kapayapaan, darating yung kapayapaan at mayroong pag-aawitan at bahay ng pag-aawit ng maya na pinagawa ng Diyo. Nagpong sabi sa Isaiah 26, sa Isaiah 26 verses 20 hanggang 21, sa aklat ni Isaiah sa sabi roon, sa talatang 20 ng kabanata sa Isaiah, ikaw ay pangitong, bayang ko, pumasok pa sa iyong mga at isara mo ang iyong mga pinagunan sa pagbibigay. Magpumitang sandali hanggang sa ang balot ay makalabas. Sapagkat narito, ang Panginoon ay lumalabas mula sa kanyang dako upang parusahan ang mga nananahan sa iyo dahil sa kanyang isa. Ibinitaw naman ang lupa ang kanyang dito at hindi na kaya po itong quarantine na nangyayari, ay wari bagay merong diwa nito na parang pwede natin sabihin
Ito na yata yung kapitaan ng sinasabi sa dito. Dahil sabi nga po sa talatang 20 ay pumasok daw sa ating mga bata. Isara ang mga pinto. Magtago muna hanggang sa mawala ang lahat. Sabi sa malabaw ng pag-alit sa pag-alit sa pag-alit sa pag-alit para parusahan ang mga tao sa mga tao dahil sa kanilang ngayon, kung sa ating Panginoong Kristo, sabi ang natin ng ating Panginoong Kristo sa English ay be of good cheer. Yung sa balik tayo sa John 16:10-3. Sa Tagalog, laksan nyo ang inyong loob. Yung Greek word na ginamit po dyan ay nangangahulugan ng to have courage and be comforted. Hindi lang, kapag ay yung Greek word ay hindi lang sa magkaroon ka ng pagpapa, kundi ma-encourage ka at ito ay maaliw, ay ma-comfort ka. Pero ang maarating tanong, bakit dapat na laksan ng loob? Dalawa po yung nakita ko na maaaring dahilan kung bakit ganun. Una, taglay ng mananampalataya ang mga salita ng Kristo. Sinabi niya kasi, diba? Pangalawa, taglay ng mananampalataya ang tagumpay ng Kristo. Hindi pa man napapako sa cross, pero sinabi niya na pagtagumpayan na niya, diba? Kasi ito'y tiyak na mangyayari. Una, taglay ng mananampalataya ang mga salita ni Kristo. Alimbang mga salita ang tinutukoy dito kung sa ating text. Words of encouragement, ang sabi ng Panginoon, in me, you may have peace. Pero, sa totoo lang, sa Grego ay ito ay present active. Present active, subjunctive, ang palagi ang tulad na. It is an ongoing peace. Ever abiding peace. Kapayapaan na tuloy-tuloy. At yan po yung diwa na tinuturo sa atin sa John 14:27. Yung objective at saka yung subjective phrase ay kung nakatagpuan yung mga memento nila kung tayo ay nasa Panginoon sa Kristo. And then sinabi niya dyan, take courage, sabi sa English. Ito rin po ay utos, present active imperative. Utos po ito. Kaya nga yung sa ating mensahe, may utos ang mananampalataya ng mga kagampan. Yan po yung tinutukoy na utos. Ito rin sa ating text. Itong John 16:3. Imperative po ito. Pautos ito ng ating Panginoon. Marami pang ibang palata tungkol dito na utos talaga ng Panginoon. Pero kung babalikan po natin sa Old Testament, ito po yung panalita ni Yahweh. Eksaktong panalita ni Yahweh kay Joshua na nagiging memory verse nga rin po sa Joshua 1:6 and Joshua 1:9 and 18. At Joshua 10:25. At kung taglay mo ang mga salita nito kung paano pinag-aitin ito ni Joshua, kaya nga si Joshua ay napakatabang at sa kabilang ng mga struggles niya in and without ay sa pagtaglay niya ang salita ng Panginoon ay ngayon taglay ng mga mananampalataya ang salita ni Kristo. Ito ay nakikita sa paraan ng pagkilos at pananglitaan kung sasabihin mo talagang taglay ang salita. If we have the word of Christ, dahil may tinuro sa atin that the word of Christ reach us richly, sabi sa Ephesians, ang pagiging payapa ng isang nagpapakilalang Kristiyano, hindi na nagpapatunay. Ito lang sa kanya sa Kristo. Sabi mo, Kristiyano ka. Pero, ang tanong, ano patunay? Diba? Yan, taglay mo yung pagiging payapa. Ang tanong, sa pagtanong, bakit mananampalataya lang ang mga kasunod? Kapisado po din natin. Pero, yung basic dyan, dahil po, yung generally, diba, ang tao matatakotin. People are fearful, and dahil nga sa pagiging matatakotin, they will do eventually. Halimbawa na lamang, yung nakaraan, yung April 13 na tayo, nabalita sa 24 oras. Yung trend ng TNR, inarang doon sa Miami, sa halang, sa Calamba, Laguna, inarang ng mga residente doon. Yung trend ng TNR, dahil sa takot sa COVID-19. O, diba? Irrational yung bagay. May TNR nga yung mayari ng lugar na yun, diba? Mga squatters lang sila doon. At saka, maghahatid yun ng mga goods o gagamitin talaga ng
transportation at sa gobyerno yun. Hindi naman privado yun, di ba? So, irasyonal yung kanyang ginawang paghangal yun. Kaya na, nangako ng PNF, nasasaktan sila ng kaso. Pero sinasabi sa atin, sa Ephesians chapter 2, verse 14, sapagkat siya ang ating kapayapaan, we can have peace because the Lord Jesus Christ is in us. We have the Lord Jesus Christ and that the Lord Jesus Christ is our very own peace. Yung mismo ang kapayapaan eh. At kung nasa atin ang Panginoon sa Kristo, nagbubunga ito, merong fruit. Ito yung nahanap sa atin na nabunga. Pangatlo yan sa fruit ng Holy Spirit, maka-incorporate sa fruit. Sabi doon sa Galatians 5:22, natapon ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan. Pangatlo, kapayapaan. And then followed by pagpapahinugod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapad. Kaya kung hindi mo taglay ang kapayapaan, wala kang kapanatagan sa buhay, it's either ikinakainabi si Kristo o hindi ka talaga kay Kristo. And therefore, wala ka sa Kanya. Ngayon, ikaw ba ay ginugupo ng takot? Kung nararamdaman mo yan, it's about time na manalangin ka sa Panginoon Diyos na bigyan ka ng pananampalataya na magbubunga ng bunga ng kapayapaan. Si Pastor Del Lasco ay meron isang booklet na makailan lamang na i-publish yung Leadership. Tapos nakapaloob din yung logos, pathos, and ethos. Meron siyang sinabi sa akin ngayon. Ang sabi niya, I can testify that God can use us despite our weaknesses and failures to accomplish His purpose. May sinasabi niya rito, ay meron kasing ilan na tinatawag sa ministeryo pero ayaw tumigas kasi may takot sila. Nangangamba sila kasi nakikita lang sa rin mga kaimahan, nakikita lang yung mga nakaraan nilang mga failures, inisip lang na hindi sila makakagampan. Pero ang Diyos ang gumagamit sa kanila. Kaya dahil Diyos ang gumagamit sa kanila, ay maisasagawa ng Diyos yung kanyang life. Gamit yung kinagawa ng ministeryo na inilagay. Kaya ito rin ang sinasabi ko rin sa bawat isa. Huwag kang mangamba kung na ikaw ay maglingkod sa Panginoon. Huwag mong tingnan ang iyong sariling kainahan. Yes, kundi tingnan mo ang Panginoong Diyos sapagkat siya ang nagbibigay sa iyong kalakasan. And as Christians, dapat i-expect natin na talagang merong nagpapatuloy na mamalaging tensyon no? Sapagkat tayo po ay nasa opposing team with the world. Eh, yung mundo, ibang team po yun. No? Ayun po yung team sawi. Tayo mga Kristiyano, kabilang tayo sa team wagi. Huwag kang pinigilis na parang kabilang pa sa team sawi. Pero dahil mga ibang team na po, talagang may tension, may paglalaban. Iba, sabi nila, Kristiyano sila, pero bakit hindi sila nakaramdam ng kumbagay kalaban lang ng mundo, kundi kakabutan nila. Isa pagkat kung isa, tinapon nila yung standard, masyado ng malayo, no? Yung standard ay sa pagiging Kristiyano. Kaya yung antagonism, yung malinaw sa kanila, hindi nila naranasan na dapat ay maranasan nila. At alam niya sa kahit sa panahon ng mga apostol, makikita mo rin yung mga tao na wala sa Panginoon Diyos, na nakaharap ng apostol kung gaano sila kamatatakutin. Kaya isang halimbawa dyan, si Apostol Pablo, na ano siya naranasan na irasyonal na ginawa sa kanya. Sa English, babasahin ko Acts 20:16. When it was day, the Jews formed a conspiracy and bound themselves under a curse. Hindi sila kakain, hindi sila inom, hanggat hindi nila napapatay si Apostol Pablo. At sabi doon, sa account na yun, na tao yun, 40 men. At tagal mo, isa lang yung kalaban niya si Apostol Pablo, pero ang dami na po.
ganyan lang ang tao, no? Hindi dahil sa kanilang takot, hindi nawawala yung maayos na pag-iisip, nawawala yung fairness na hinahanap na nagawin sa kanila, sila hindi naging fair sa kanilang kapwa. But then it is, mga kapatid, kung ikaw ay mamumuhay at kikilos bilang isang Kristiyano, talagang makakaranas ka ng pag-missing sa'yo. Maraming mga missing. Pag sinabi missing, hindi po yung ito, magkaiba yung missing. Yung missing, inis sa'yo yung tao. Diba? Yan. We have all. Sa iba't ibang maraming kaparaanan na babatahin talaga natin yung cross na ipinigay sa atin. Pero, huwag mo itong kaya. Ano man yung cross na ipinigay sa iyo ng higit sa lahat, para ang ating mga balikan ay ginawahan, huwag mong hayaan na dahil para lang maginawahan ang balikan ay ikaw ay mawawala ngayon yung katapatan sa ating Panginoon. Dapat yan ang nilinan mo, yung ating faithfulness sa ating Panginoon sa kabila ng bigat na naranasan natin sa ating balikan. Ay pangalawa, taglay ng mananampalataya ang tagumpay ni Kristo. Sinabi rito yung the world. It's kaitan kasi maraming kapitan ng world. Tingnan ko sa Bible Dictionary ay mayroon 8 kung pwedeng gamitin doon ang kahulugan. So, dito na lang natin kung paano ba binanggit bigyan ang world. Sanlibutan. Sa context na ito, maaaring tumutukoy sa human society. Organized human society, pati nagpa-function sila na hiwalay doon sa Panginoong Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa Kristo, we have tribulation. Yung mga persecution na kinaharap ng Panginoong Jesus, yun po ay sabi ng kakarapin din ng mga disipulo. E pinagpauna na nga rin ngayon, bukod sa John 16, sinabi rin po niya sa John 15, ang mga talata ay 18 hanggang 25. Doon sa 18 ay sinabi ng ating Panginoon Jesus, kung may kinabukutan sa kaputan, inilitalastas na ako muna ang kinabukutan. Kaya nga po, asahan natin yan. Yung persecution sa Greek word, diopos ng makakasulat. Katunog ito ng diopo, gano'n. Diopos, diopo. Marahil, at naman yung mga Kristiyano din ang nakaranas kung paano naranasan ito ng apostol. Si Apostol Pablo nakaranas ng gumuhi. Yun po yung persecution na pinakaharap ng mga tunay na tagasunod ng ating Panginoon. At sa Revelation po, ay mayroong mga theological distinction po sa puot at saka persecution. Yung po ang puot ay hindi po yung nahulog sa mga mananampalataya. Baka iniisip po, baka puot ng gusto sa amin. Hindi po makabilang sa puot ng Panginoon Diyos. Yan po ay para sa mga hindi mananampalataya, mahulog yun. Galit at puot ng Diyos sa mga hindi mananampalataya. At ang mga mananampalataya naman, sila naman ang magbibigay sa atin ng persecution. Kaya sabihin ay, tayo, binigyan tayo ng Panginoon ng pauna na alalahanin natin yung pananagumpay na kanyang ginawa. Pagkupay siya laban sa presa ng kabiliman at pagkupayan ay ipinapataw sa atin. Punto lamang dito, mga kapatid, ang pananampalataya ng Kristiyano sa kagubanan ng inyong tagumpay ang sa kanyang nagbibigay ng tambang na harapin ang mga nangyayari sa buhay. E bakit ang tinatawag na panahon ng kabalisahan at kabigatian? Dahil yun nga. Sa South Cotabato, meron doon nga sinabuhin ng preach. Dahil ng mga tao, dahil pinakalang meron siyang COVID-19. Kaya ngayon, nangawagan yung station sa nga ay nabibinto na magkaroon kabulag yung mga ganyan. Masaya na tayo na ganit talaga ang mundo. Pero tayo, mga kapatid, meron tayong gabay, ang salita ng Panginoon. Parang ikagaya ng isang barko. Ang barko, hindi niya nakikita kung saan siya pupunta. Kasi malalaking mga alon dumarating. Pero doon sa cockpit ng barko, mayroon malaking compass doon. Kahit tumatabi niyo yung barko, magal na ang pas ng alon.
sarili yung compass pointing to the north. Ganun din tayo mga kapatid, tayo ay pinilaman sa north ng ating buhay. At yan may walang iba, kundi ang Panginoon sa Kristo. At makakaroon tayo ng good cheer. At tandaan natin na pagtagumpay na ng Panginoon ang pinoklama na ng Panginoon sa Kristo ang katotohanan ng kanyang pananampalataya. Kaya dapat mayroon tayong masayang mukha at panatag na kalooban. Yun ay ibig sabihin ng be of good cheer, mga kapatid. Kaya bilang pangwakas, meron tayo na pag-asa na kung saan wala. Kaya hindi tayo kagaya ng mga nabuluksa, walang pag-asa. Kundi tayo ay nakapokus tayo sa pag-asa, focus tayo sa kapitrahanan, at yung Diyos ng kapayapaan ay isa sa atin. Yamang nalalaman natin ang pagpapagumpayan ng mundo, dadala sa atin ng masayang mukha at panatag ng ano. Ang ibig sabihin ng be of good cheer. Ito yung pundasyon para sa kapayapaan na nasa kanya. Nakikita natin ang Panginoong Jesus, siya yung may control. Nakikita natin na bagamat siya yung umalis, hindi naman niya tayo pinababayaan. Hindi naman tayo talaga yung nakikita natin na iniibig niya tayo, at nakikita natin ang tagumpay na nasa kanya. Kaya we can be a good cheer indeed. Eh ngayon, ang tanong ay paano natin susunod yung utos na yun? Isang talata po ang iniiwan ko sa inyo, nasagot doon sa paano masusunod. Yun pong sinasabi sa Isaiah 26 verse 12. Nasabi po sa Isaiah 26 verse 12, although you will ordain this for us, for you have indeed done for us all our works. Ang Panginoong Diyos mismo, ang Panginoong Diyos, ang gumagawa ng ating gawa. Yan po ang isang katotohanan ng pagiging soberano ng ating Panginoong Diyos. Soberano siya doon mismo sa ating sarili, mga buhay. Tayo po ay minalangin. Maraming Diyos, salamat po sa aming pag-aralan niyo. Salamat po sa isang pagkakitin po sa amin. Salamat po sa inyong pagkakasalita. Nawa nga po, taglay namin po sa aming puso pagkakitin na kumakapit namin sa inyo at huwag padala sa takot ng maaaring bigay at ibigay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon.